guys, so welcome back to my channel. So another video na naman ang gagawin natin. So ngayon guys, so ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng water system para sa mga alaga nating rabbit. So yun nga guys, so before tayo mag-start, i-prepare muna natin yung mga kailangan natin. So ano ba yung mga kailangan natin? Like black hose. So ito siya guys. And then ito, yung T-connector, nipple drinker. Ito siya. Makakabili kayo ng ganito sa online. Nagtanong na kasi ako sa mga bayan-bayan, wala naman silang mga bentang ganito. So sa online lang po talaga tayo makakabili ng ganito. So yun guys, so try nyo na lang din if ever na meron naman sa mga bayan nyo, ganun sa mga poultry store, ganun. Kailangan din natin ng mineral water bottle. So, yung ganito. Or, kung marami naman yung rabbit nyo, pwede kayong gumamit ng ganito. So, yun. And then, kailangan din natin, guys, ng ito. Yung interior, yung ganito, pito ng interior. And then, ito, yung mga kanya na din. So, yung mga yan. So, starting gumawa ng ito, yung paglagyan ng tubig. So, yun guys, so start na natin. So, ito tinanggal ko lang doon para makita nyo kung paano ko ba ginawa itong water system ko. So, ito, yung bottle. Kailangan nyong i-cut dito. Depende na lang sa inyo kung ano bang gusto nyo. Ako kasi kinat ko dito para palagi ko siyang malinisan. And then, lagyan nyo din siya ng butas dito. Yan. And then, ito. Ilagay natin sa loob ng bottle. So, yan. So, yan. Ito na siya, guys. So, butasan nyo dito yung kakasya lang yung ito. Pero kung wala naman kayong ganito or wala kayong mahanap, marami naman sa vulcanizing, pero just in case na wala kayong mahingian or mabilhan ng ganito, pwede din naman na ganito na lang. Pero mas maganda kapag merong ganito. Pwede nyo naman nang ilagay ng ganyan. Basta yung butas ng gagawin nyo, magkasya dito sa ating black hose. So, yon. So, kapag meron kayong ganito, ilagay nyo lang dito sa loob. And then, ilagay na natin to. And ito. So, ganyan lang naman kadali, guys. So, yung water system ko, ako din lang naman gumawa kasi nga wala akong kasama sa bahay. So, yun. So, ilagay lang natin. Mas maganda kasi yung ganito para hindi magtanggal-tanggal, hindi matanggal. Maganda kasi ito para hindi matanggal. So, yun guys. So, kailangan din pala natin ng vulcanizing. No. So, yun guys. So, kailangan din pala natin ng vulca seal. So, yan guys. Okay na siya. Ganyan na. And then, next naman natin ilalagay ito. Itong ating black hose. So, ilalagay lang natin. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple. So, yan. Okay na siya. So, lagyan nyo na lang siya ng vulca seal dito sa gilid-gilid dito para hindi tumagos yung tubig. So, yon. So, lagyan na lang natin. So, lagyan natin. Ramihan nyo na lang para ma-sure.
lagyan ko pa siya para naman hindi lagyan ko pa para naman hindi talaga tatagos yung tubig. Tinanggal ko lang doon para naman mapakita ko sa inyo na kung paano yung ginawa ko dito. So, yan guys. So, patuyuin lang natin. So, habang pinapatuyan natin to, install na natin yung ating black hose sa mga cage. Sa cage natin. So, yun. So, yun guys. So, mag-install na tayo ng black hose sa mga cage natin. So, ito yung cage na lalagyan ko ng black hose. So, yan. So, yun guys. So, i-start na natin. Titignan natin kung gaano ba kahaba yung kahaba itong hose na ikakat natin. Depende na lang sa inyo kung gaano ba kataas. Pero sa akin, okay na yung ganito. So, yan. Ganito yung sukat ng hose ko. Depende na lang sa inyo kung gaano ka haba. So, yan. So, ganito guys. So, yung gagawin ko is kit na nipple drinker ang gagamitin ko. So, ang gagawin ko dito 2, 4, 6, 8. So, bali 8 na ganito yung magagamit ko. Depende sa inyo kung ilan ba yung lalagyan nyo ng nipple drinker. So, yan. Sukatin na lang natin. So yun guys, idudugtong ko na lang yung ito sa dati kong nagawang water system natin itong ito hose. Thank you.
check natin kung isa kasi pinalitan ko. Ilagay ko dito. Okay na din. Check natin lahat. So, yan. So, okay na lahat yung ating mga nipple rinker. So, yun guys. So, ganun lang naman po mag-install ng black hose. So, yun guys. So, thank you. So, yun.